kapag walang computer o laptop, ang mga estudyante nagpupunta sa mga computer shop gaya nito para gumawa ng project. Pero sa Santa Ana, Maynila, isang college student ang nabiktima ng magnanakaw. Ang estudyante, sinuntok pa ng kawatan para hindi makalaban. Kuha ito ng CCTV sa computer shop. Makikita ang pagdating ng isang lalaking nakaputi. Lilingon-lingon siya na tila nagmamasid sa paligid. Wala ang ibang customer ng computer shop maliban sa isang dalaga. Abala siya sa pagko-computer kaya hindi niya napansin ang lalaking dumating. Maya-maya pa, lalakad ang lalaki, papalapit sa dalaga na tila nagmamanman. Bubuelo ang lalaki at bilang susuntukin sa tagiliran ang dalaga. Saka mabilis na kukunin ang kawatan ng cellphone ng dalaga at tatakbo palabas ng computer shop. Naiwang namimilipit sa sakit ang biktima. Dahil walang ibang customer sa shop sa mga oras na iyon, walang pumigil sa magnanakaw kahit na ang nakabantay. Napag-alamang gumagawa ng school project ang dalaga sa computer shop. Nag-report siya sa pulis at hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin ang suspect. Madalas tayong makakita ng mga computer shop na bukas magdamag para sa mga kabataang nahihilig sa online games. Pero paano kung ang paglilibang mo ay mauwi sa holdup? Ang computer shop na ito ay bukas magdamagan. Madalas tumambay dito ang senior high school student na si John Mark Iglesias. Siya ang lalaking nakasuot ng puting sombrero sa video. Nanonood lang ba ako sa girlfriend ko po? Sinamahan ko po siyang mag-research po ng project na. Sa video, makikitang tutok sa computer screens ang mga customer ng shop. Karamihan sa kanila, naglalaro at naka-headset pa. Pansinin ang lalaking papasok sa shop na nakasuot ng itim na helmet. Nagsabi po sila ng hold up, wala pong naniwala. Marami po kasi ano dun eh, mga diora ba yung parang nabibiro po sa amin. Tapos nang pumasok po yun, wala pong naniwala. Tuloy lang po sila sa paglalaro. Pero ang akala nilang masamang biro lamang, totoong hold up na pala. Sinimulang kapkapan ng hold upper ang mga tao sa computer shop. Inuna ang lalaking naka-blue sa bandang kaliwa ng video. Sinunod ang lalaking naka-itim. Nung may kinapkapan lang po, tsaka lang po may naniwala. Tapos iniikot na po niya yung buong pwesto po dun sa shop. Maya-maya pa, makikita ang pagpasok ng isa pang lalaking nakasuot din ng helmet. Kasapot siya ng hold upper. Dalakad siya sa bandang dulo ng shop. Mapapatayo si John Mark para padaanin ang kawatan. Makikitang inaabot ng kawatan ang gamit ng ilang mga parokyano sa dulo ng shop. Pagbalik ng hold upper, tatadyakan niya ang upuan ni John Mark. May kaba rin po ang pero di po samahan ko na. Madami nga po kami dun. Tapos mga nakayo ko bukas sila. Halos tinignan ko po sa nila. Dalang beses nga po ang pinakuha ni Barrio. Matapos makuha ang pera at cellphone ng ilang customer, dali-daling lalabas ang mga kawatan. Susubukan pa sana ni John Mark kunin ang plate number ng motorsiklo ng kawatan. Baka po kasi may mga tangkad dun sa may dulo para sakali po maharap, mabawi po yung mga gamit. Ipinablotter sa barangay ni na John Mark ang nakawan. Pero dahil naka-helmet ang mga suspect sa CCTV, hindi sila makilala. Meron po silang yung itim po. Yung parang mas buong ulo yung tayo, pati hanggang dito. Yung ilong lang po yung makita tayo mara. Payo ng PNP, piliin ang computer shop na inyong tatambayan at palaging maging alerto. Kung ang mga estudyante o mga kabataan ay talagang walang choice, kailangan nilang gumamit ng isang internet cafe, ang ating recommendation, ang ating suggestion, as much as possible, piliin nila yung internet cafe na may security guard. Kung wala naman, dun sila sa isang internet cafe na may mga katabing establishment na meron ding more or less security guard. Huwag iiwanan ang inyong cellphone o wallet sa mesa. Keep their important belongings sa pocket habang ikaw ay nagko-computer. Let's face it, pag nagko-computer ka, yung attention mo nandun sa screen. So kung yung mga valuable belongings mo, cellphone, wallet, nakapamulsa, naibulsa mo, at least yung chance na ikaw ay yun ay makuha, ay medyo slim.